Yo, what is up mga kabayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan ng ibang kampong at ipag-usapan mga kababayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You'll already know how this is. Si Sir Ivan na naman mga kababayan, nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, siya pa si Sir Ivan mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kababayan, nanungurot po ng mga salot ng lipunan at sa inyong mga membro na mga ok-ok. At sa inyong mga mabayro sa mga utak mga kababayan. Kasi dapat lang natin silang kurde araw-araw kasi puro ho yan mga pasaway. At alang nabibigay po na problema sa Pilipinas. At saka literal, mga kababayan, sila pong dahilan kaya bumabagal po apagodlan ng Pilipinas. Kaya dapat lang natin silang kurde araw-araw, kukurtentin sila sila kang maitim po na mga singit. So how are today mga kababayan? I'm hoping po na nasa maas kayo na kalagayan. I'm hoping also na lagi ko pong napapasaya ang inyong mga araw sa tumibibigay po ng mga bagong balita sa Sir Ivan dito sa ating channel. And of course, lagi ko po itong sinasabi dito araw na dapat stay healthy ho tayo. Stay healthy every day. Iwas kayo doon sa mga taong nabibigay sa inyo na problema at nabibigay sa inyo na mga stress. Kasi alam natin mga kababayan, iwas karoon kayo ng stress sa buhay, dyan nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. Kaya dapat lang po, good vibes every day at saka smile lang po every day. And of course, mga kababayan, kumusta ang lahat? How are you today? Siyempre, before po tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, ikumustahin ko muna kayo. Good morning po sa lahat, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar. And I'm hoping po, mga kababayan, na okay lang po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. So isa po sa ito po usapan ngayong araw mga kababayan ay yung nag-viral po na isang pulis na nambugbog po ng kanyang live-in partner doon sa Kidapawan City mga kababayan. Abay talagang nakaawa po yung babae, yung mukhang mga kababayan. I think nakita na ba lahat yung mayroong nag-viral na isang video na talagang basag-basag yung mukha ng babae mga kababayan. Kasi nga isang pulis po yung bumugbog doon sa babae. Kaya lang merong twist po. Kasi nga siyempre alam naman natin na siyempre ang kasalanan kasalanan dito ay yung nambugbog, yung pulis mga kababayan, pero merong twist po yung istorya. Kasi alam nyo pala, alam nyo, na yung babae pala ay alam na merong pamilya itong pulis na kanyang kinakasama mga kababayan. At ito po ang hindi napag-alaman ng ibang mga netizens natin kasi nga nakafocus o sila doon po sa video na binugbog yung babae. Mamaya pag-usapan natin yan mga kababayan. And first, isa rin sa ito po usapan ay itong very controversial po tungkol po sa mandatory ROTC mga kababayan. Dahil nga meron na inilabas na survey ang Pulse Asia, abay maraming umalma po na mga anti-Marcos, mga pink clown mga kababayan tungkol dito sa survey at maraming makilala po ng mga senador at saka isang attorney mga kababayan. Hindi ko nga alam kung bakit nagiging attorney ito, abay kulang ho ito sa aruga, kulang sa pansin yata, abay inuudyok niya yung mga estudyante mga kababayan, binibrainwash ho niya tungkol ho dito sa mandatory ROTC. Mamaya pag-usapan natin yan. M-Cross, marami pang iba, lalong-lalo na kung ikaw kababayan, kung meron kang gamit po na isang drone pilot, yung drone mga kababayan, yung ginagamit po na pag-video, lalong-lalo na sa mga events po, sa merong kasalan o sa merong mga birthdays na nagbibidyo po sa taas mga kababayan, yung drone, well, kailangan nyo na pong kumuha po ng lisensya. Mamaya pag-usapan natin yan. And of course, marami pang iba. Alam nyo naman po si Sir Ivan ay meron tayong dalang lagi po na mga pasabog every time meron tayong vlogs araw-araw. So of course mga kababayan, before tayo mag-start po sa ating mga mainit na mga balita, na syempre, kumustahin ko muna kayo at shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maas kayo na kalagayan. Kumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalist.
Animal Crossing, wari natin kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinanggapo na mga DDS all over the world. How are you today mga kababayan? Kumusta pong lahat? Animal Crossing, wari natin kakalimutan. Lagi ko pong sinasabi dito na dapat pasalamatan po natin ang Unity Team supporters. Kasi alam nyo mga kababayan, yung Unity Team supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon si BBM, si Bipin De Sara, at saka si FL Lisa Aranita Marcos. Hanggang ngayon mga kababayan, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos Administration. Again, thank you so much po sa Unity Team supporters. And of course, pasalamatan rin natin ang ating mga suki dito, mga solid supporters. Thank you so much po. At saka pasalamatan rin natin ang ating mga new subscribers. Thank you so much po. Welcome to the family. And thank you so much for appreciating our channel. So alam nyo mga kababayan, abay laging tumitira, alam nyo, itong mga ayaw po sa ating, ano, sa ating channel dito, kay sa mga anti-Ivan dyan, mga bashers po ni Sir Ivan, laging nagtatanong bakit ko daw sinusuportahan si FL Lisa mga kababayan. Bakit ko daw sinusuportahan? Bayaran daw ako ni FL Lisa. Eh, hindi naman ako kilala po ng mga Marcos. Isa pong OFW po si Sir Ivan. Sa mga bagong pasok dito sa ating channel, isa po akong OFW, nandito po ako sa Riyadh. Hindi po ako bayaran po ng mga Marcos. Hindi po kilala ng mga Marcos. Ang ipinapairal ko lang ho dito, bakit ko sinuportahan po yung mga Marcos? Siyempre, kasi napag-alaman ho natin na yung mga Marcos mga kababayan ay ang babait po at talagang ano, matulungin at saka marami pong nagawa po sa bansang Pilipinas at ako po ay naniwala sa kanilang mga kakayahan. Kaya ako sinuportahan po ang mga Marcos even though hindi po ako loyalista mga kababayan. Lagi ko yan sinasabi dito at saka talagang nagsasabi po na totoo Sir Ivan, hindi po ako loyalista pero puso ko pong sinuportahan yung mga Marcos. Kasi ayoko ng ganyan mga kababayan na lagi ko nasasabihin ko dito, ako po ay loyalista, ako po ay loyalista pero nainira sila sa mga Marcos mga kababayan. Di ba mga piki yun? Dapat magpakatotoo tayo. So sinasabi ko dito na hindi po loyalist sa Sir Ivan. Ako po ay taos pusong sumusuporta po sa mga Marcos at sa current administration. Hindi po bayaran si Sir Ivan, huwag kayong mag-alala. At tayo po ay nagbabalita dito na mga totoo lang po. Kasi talagang ano ako, very allergy ako doon sa mga fake news. Lalong-lalo na sa mga fake news peddlers. Ikilala nyo naman sila mga kababayan. Marami palang mga galit kapag pinapangalanan ko yung mga peking loyalista. So anyways, dito tayo mag-start mga kababayan. Bago tayo pumunta doon sa mga medyo mainit or saka may pagka-stressful lang konti na mga balita mga kababayan, well dito muna tayo sa good news. Kasi alam nyo, napalabas na po ng survey ang Pulse Asia, mataas pa rin po ang nakuha na trust rating at saka approval rating po ni PBBM at saka kay BP Inday Sara. So that is a very very good news mga kababayan. Nandun pa rin po ang kumpiyansa ng mga Pilipino kay PBM at saka kay BP Inday Sara. So for more details, let's watch this! Nakakuha ng mataas na marka si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. May ulat si Mark Petalco. Majority approval at trust rating ang natanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte noong Marso. Base sa resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa noong nakaraang buwan, 78% ng mga Pinoy ang aprobado sa kanila ang overall job performance ng Pangulo, habang 83% naman para sa pangalawang Pangulo. Bukod dito, nakatanggap din ang dalawang leader ng mataas sa trust rating mula sa mga Pilipino. 80% ang nagsabing tiwala sila sa pamumuno ni Pangulong Marcos, habang 85% naman para kay Vice President Sara. Pinakamataas ang nakuhang trust rating ng Pangulo sa Visayas na nasa 93%. 89% sa Mindanao, habang nasa 73% naman ang kanyang trust rating sa Metro Manila at Balance Luzon. Ayon sa Pulse Asia, wala halos pinagbago sa November 2022 survey ang trust rating para kina Pangulong Marcos at Vice President Duterte nitong Marso. Sa mga national issue na hinarap ng Pangulo sa nakalipas sa tatlong buwan, pinakamataas ang improvement sa pagtugon sa kahirapan mula 30% sa 39%. Tinanong din namin ang ilan sa ating kababayan. Anila tumatak sa kanila ang mga hakbang na Pangulo sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Sa pagkakaroon niya ng connection sa ibang bansa, yung pag, di ba nag-out of the country lagi siya, tapos nakikipag-set ng mga meetings. Halimbawa, kailangan niya ng suporta galing sa ibang bansa or importation ng mga kalakal. So yun,
mapapataas siguro nun yung chances na tumaas yung growth ng economy ng Pilipinas. Pakipag-transaction po sa ibang bansa, pakipagkasundo po, ganun po. Hindi po basta-basta po pakipag na inaapi tayo ng ibang bansa, yung lumalaban po siya. May laban po tayo. Tinanong din namin sila kung ano ang mas dapat pantutukan ng pamahalaan. Problema sa health, especially doon sa mga sa rural areas. When it comes to sa mga medical like assistance, Very limited. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula March 15 hanggang 19. So yun nga mga kabayan, klarong-klaro po na nandun pa rin ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa mga leader natin dyan sa Pilipinas, kay PBM at saka kay BP Indesara. So congratulations po kay PBM at saka kay BP Indesara. Palakpakan naman natin mga kabayan, tarang good job ho yan sa ating gobyerno. So congratulations once again kay PBM at saka kay BP Indesara. So kanina kahapon mga kabayan, nagpalabas na po ng statement si PBM, nagpasalamat po siya. Sabi niya dito sa kanyang account po dun sa Twitter, asahan po ninyo malayo pa ang mararating ng inyong suporta, lalo na at mundasyon ito ng tagumpay ng mga programang ating inilalaan para sa ikauunlad ng bawat Pilipino. So yun nga mga kababayan, at nakikita naman talaga natin dito na ginagawa po ang lahat ni BBM at saka ni BP Indesara para po mapaunlad ang Pilipinas mga kababayan. Sino lang po yung mga hindi nakita niyan? Siyempre yung mga anti-Marcos at saka yung mga Pinklawan mga kababayan. At yung post na yon ni PBM abay kinuyog ho ng mga Pinklawan mga kababayan. Alam niyo ba kung ano ang kanilang mga comment doon sa baba? Abay babasahin natin. Sabi dito ni itong babae na to na si Telegibe, sabi niya, ay puta, magkaano naman ang ibinayad ninyo sa mga survey firms? Nako, apuro na lang kasinungalingan, nakakatawa. Ayon lang maniwala sa survey mga kababayan na ginawa po ng Pulse Asia Survey. Alam nyo, naalala nyo ba na yung Pulse Asia Survey ay laging dumadapik po noon sa mga Pinklaw mga kababayan at saka sa mga Duterte? Naalala nyo ba yun? Lagi pong advantage po nung panahon po ng pangamban niya itong si Lutang mga kababayan dyan po sa Pulse Survey. At saka ito rin ang sabi po ng ibang mga may ok-ok dyan na mga utak, sabi nila, survey na lang kumakapit. Sabi pa dito ni Freedom from Tyranny, no achievement, more surveys. Wala daw achievement yung gobyerno natin mga kababayan. Abay na talagang napakabulag or binulag sila mga kababayan. Alam niyo kung bakit nakaganyan yung mga kabataan natin? Lalong-lalo na yung mga supporters po ng mga Aquino, mga supporters po ni Lutang mga kababayan. Kasi alam nyo, siguro hindi alam ho ito ng karamihan. Well, simply explain ho natin dito. Lahat po ng mga social media applications na ginagamit natin, like for example, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, or any applications mga kababayan, ay meron ho yung algorithm. Artificial intelligence mga kababayan. Like for example, explain ko lang dito, kung meron kayong hilig po na pinapanood na isang serye or sinusundan po na isang artista, pagka kinamagahan mga kababayan or pagka open nyo naman balik sa inyong mga applications, yun po ang mga content na nakikita ninyo. Napansin nyo ba yan? Diba? Like for example, sinusundan ko itong politiko na to. So ang lagi kong nakikita ay yung politiko po at lahat po ng mga related contents tungkol sa kanya mga kababayan at sa kanya mga kalyado. Ngayon, ang problema dito sa mga anti-Marcos mga kababayan, kasi nga lagi lang sinusundan lang yung mga ginagawa po ni Lini Lutang, yung mga kalutangan niya, yung mga ginagawa po nila doon sa panahon ng panggumpanya, at puro po mga paninira na ginagawa po ng kanilang mga vlogger, ng mga Pink Clown vlogger, at lalong-lalo na yung mga piki po ng mga loyalista vlogger, yun po ang kanilang sinusundan. Well, mabubulag talaga sila mga kababayan dahil nga merong algorithm po at saka pinoprofile po ang inyong profile, pinoprofile po ang lagi ninyong kiniklik or sinesearch dyan sa mga applications ninyo. Yan rin ang ipapalabas po ng inyong social media applications. Para maintindihan ho lahat, kaya sila nabulag mga kababayan. Kaya sila, wala silang alam na meron pala mga achievements po ang gobyerno natin. Hindi nila alam na meron pong nagawa talaga, at marami yung mga Marcos, yung mga Duterte, nabulag sila kasi hindi lang nakita mga kababayan. Well, gusto kong i-advise po sa mga kababayan natin dyan na mga medyo may ok-ok at saka na brainwash yung utak, well, manood rin kayo kay Sir Ivan para may alam kayo.
para hindi tayo mangmang. Katulad ho ng isang attorney dyan, mamaya pag-usapan natin yan kasi hindi maganda kanyang ginagawa ang mga kababayan. Katulad rin dito sa, no, sa isang survey rin sa mandatory ROTC mga kababayan, kasi the same pa rin ang Pulse Asia, nagpalabas pa rin ng ano lang survey tungkol sa ROTC. Ayon dito sa balita, actually ang naunguna dito, ang nagreklamo nga dito ay itong si Risa Hontivirus. Ayon po ng Inquirer, a Pulse Asia survey which showed that nearly 8 out of 10 Filipinos back the revival of the mandatory ROTC program. Prompted Senator Risa Hontivirus, did it capture the sentiment of the youth? Nagtanong siya mga kabayan kasi hindi siya maniwala po sa survey. Nagtanong siya kung tinanong rin ba yung medyo may mga bata-bata pa dyan mga kababayan yung hindi po naka-experience ng ROTC. Doon po sa survey na ginawa po ng Pulse Asia mga kabayan, at saka ito po ay sponsored. Ito po ay sponsored po ni Senator Gatchalian. Siya po nag-sponsor dyan, saka siyempre nagpagawa ho siya ng survey gamit po yung survey firm na Pulse Asia. Yun po ang lumalabas na result. Talagang 8 out of 10 Filipinos ay gusto talaga i-revive yung ROTC. Ang ayaw lang dyan, yung mga ok-ok mga kababayan, si Hontivirus, yung sila si Raulo Manuel, kasi gusto nila ng TikTok, ayaw lang ng ROTC. Siyempre, mas dapat makinig tayo. Kaya nga ito, explain natin, kaya nga yung pinagtanungan po ng Pulse Asia ay yung medyo may edad na mga kababayan at saka yung naka-experience po ng ROTC, kasi sila po ang makapagsabi dito kung maganda pa talaga yung epekto po ng ROTC. Kaya sila ang tinanong, hindi yung hindi pa naka-experience ay nagreklamo na, kasi nga gusto lang sila na mag-games lang, mag-TikTok lang, gusto lang sila yung ginagawa niyang walang makabuluhan. Hindi nila alam yung tungkol sa ROTC mga kababayan, kasi nga binulago sila ng mga kanilang kaalyado. Kaya nga maganda ang ginawa ng Pulse Asia na yung pinagtanungan nila ay yung medyo may edad na talaga at may experience po sa ROTC. At dito mga kababayan, i-insert ko lang dito, aside pa ho ni Risa Hontivirus na ayaw po sa ROTC, ito rin isang gunggong na to, abay nagkulang yata sa aruga at nakalimutan ang kanyang maintenance medicine mga kababayan. Well, ipakilala ko naman sa inyo si Rowena Attorney Guanson. Yung best friend ko mga kababayan. Sa mga bagong pasok ka pala dito, hindi nyo alam na meron kaming history ni Rowena Guanson. Nagkabardagulan kami niyan noon mga kababayan eh. Alam mo yan na mga solid supporter natin dito, nagkabardagulan at napansin po si Sir Ivan ni Guanson. At nagpatulong, alam nyo kanino? Sa Rappler mga kababayan. Tinira akong Rappler at binakapan ho yun ni Guanson. At saka mismo pa si Guanson, minessage ako mga kababayan, gusto nyo patigilin. Ngayon, sabi ito ng Guanson, may alok na tulong sa kakamping students na pinipilit mag-ROTC. Sabi niya kasi mga kababayan, abay gunggong talaga to, sabi niya, kakamping students who are forced by schools to take ROTC, DME. I-message daw siya mga kababayan, kung sakaling meron daw mga estudyante na pinoforce na kukuha po ng ROTC, abay gusto niya nakakasuhan daw mga kababayan, tutulungan niya yung mga kakampings niya, nakakasuhan daw kung sino yung mga tao na mag-o-joke or mag-force sa kanila na kukuha sila ng ROTC. Tingnan nyo, bine-brainwash. At saka na talang ano nyo mga kababayan, hindi magandang gawain yan. Hindi ko talaga alam kung bakit po nagiging attorney itong si Guanson mga kababayan. Hindi ko talaga mag-gets. Bakit niya bine-brainwash yung tao? Hindi ba niya alam? Hindi ba siya dumaan sa ROTC? Alam naman yan. Talagang maganda po yung epekto ng ROTC. Magiging disiplinado po yung mga tao mga kababayan. Agree ba tayo? Correct me if I'm wrong. Magiging disiplinado po yung mga tao. At saka talaga patriotic po yung mga tao once nakaranas tayo ng ROTC. At saka meron pang isa mga kababayan, yung C80. Ang ganda nga nun, talagang naka-enjoy naman talaga. Si Sir Ivan, official ako nun eh. At saka na-enjoy ko talaga yung ROTC at saka yung C80. Pero si Guanson mga kababayan, alam ko gusto niya yung ROTC, pero gusto niyang kunin po yung sipatya po ng mga campings. Gusto niyang kukunin po yung suporta ng mga campings na ayaw po sa mga ROTC. Yan ang ginagawa po ngayon ni Guanson. Bakit? Siyempre dyan siya ngayon nabubuhay mga kababayan. Hanap buhan niya ngayon doon sa Twitter na manira po sa mga gusto sa mga
mga programa po sa gobyerno, kinukontra niya mga kababayan kasi dyan siya kumikita. Correct me if I'm wrong. Guanzon, alam ho namin ginagawa mo. Itong si Guanzon talaga mga kababayan. At ano, tumandang paurong. Hindi ko alam, walang pinagtandaan. Ano ba sa Tagalog yon? Basta ganun mga kababayan. So anyways, swear naman tayo para hindi tayo humaba. Well, bago tayo pupunta doon sa ating next topic, siyempre shout out more natin. Shout out natin si, at pasalamatan natin si Posong Inami or Sis Queen, nagbigay sa atin ng pang snacks na 2 pounds. Thank you so much po kay Sis Queen. Siya nga pala, si Sis Queen ay naupirahan daw siya last Sunday. Ay siya nga pala, get well soon po kay Sis Queen. I will pray for your fast recovery. And thank you so much ka pala na bumisita ka na naman dito sa ating channel. Sis Queen, thank you so much. Okay, shout out rin natin si Melly Howard, Amila Howard dyan sa UK. Hi to LNM. Shout out rin natin si Maricris Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Leonardo Astillero from Laguna. Nandyan rin si Elma Banyaga. Hi to Edgardo Canonigo at sa kanyang misis na nandyan sa Bacolod City. Shout out rin natin si Jeline Quiazon. Hi to Maria Mindasiplon, si Margaritas Iglesias. Hi to Victoria Sagusay. Shout out rin natin si Nunoy Florin Hills, Auri Antonio TV. Hi to Barkadahan Forever FM, Oliva Bautista, Milagros Derelo, at saka shout out daw sa kanyang ninong Rodrigo Binluan and family. And hi to Andre Ina. So dito tayo mga kababayan, sa medyo uminit-init na po ng mga balita. Kasi nga dito tungkol po sa isang pulis na nambugbubo sa kanyang kinakasama dahil daw gusto nang kumalas ang babae mga kababayan. Pero ito po ang twist po ng istorya dito. Kasi di ba nakita lang ho natin na doon po sa kumalat na isang nag-viral na video yung pawugbog at saka medyo nabasag yung mukha ng babae mga kababayan. Well, dito ho natin malalaman ang buong istorya. So for more details, let's watch this. Pulis na nambugbog ng kanyang live-in partner, kinasuhan na. Nahaharap sa patong-patong na kaso ang isang pulis na nambugbog ng kanyang kasintahan sa Kidapawan City. Ayon sa ulat, nakilala ang suspect na si Police Corporal Louis J. Lumancas, 30 anyos, na na-assign sa Magpet MPS at residente ng Barangay Gubatan, Magpet, Cotabato, habang nakilala naman ang biktima na alias Shaira, 27 anyos, may asawa, self-employed at residente ng St. There's Village, Sudapen, Kidapawan City. Sa ibinahaging video, makikita ang pambubugbog at panunutok ng baril ng suspect sa kanyang live-in partner, kabilang ang pagsipa at paggamit ng kanyang tuhod sa mukha ng kanyang live-in partner. Naganap ang insidente sa kanilang tirahan sa Canapia Subdivision ng Poblasyon Kidapawan noong hating gabi ng April 10, Lunes, dahil umano gusto nang makipaghiwalay ng babae dahil may asawa na ito. Lasing umano ang pulis sa insidente. Agad umanong dinakip ng Kidapawan PNP si Lumancas matapos makatanggap ng impormasyong binugbog ang isang babae sa isang subdivision sa nabanggit na lungsod. Kinasuhan ng Physical Violence at Paglabag sa Violence Against Women and Children or VAWC Law ang pulis na matagal na ito sa serbisyo ng Kidapawan City Police Station. Maliban sa kasong kriminal, nahaharap din sa kasong administratibo si Louis Lumancas. Ayon sa Kidapawan City Police Office, tinanggalan na rin ng tsapa si Police Corporal Louis J. Lumancas. Samantala, ipinag-utos na rin ng PNP Region 12 Director, Police Brigadier General Jimmy Macaraeg sa Kidapawan City Police na madaliin ang ginagawang imbestigasyon sa kaso. Under my leadership, I will not tolerate as I abhor animal treatment or abuse of family member, especially when committed by a police officer. We should be their protector and comfort in times of uncertainties and difficulties. Ani Jamili Macaraeg. Narito naman ang naging komento ng mga netizens. Congrats Sarge, sa kulungan ka bagay. Iba talaga pag pulis, sila na yung mali, sila pa ang palaging nagagalit o nananakit. Huwag lang mapahiya sa ibang tao. Sayang mga training, sumama lang sa at hindi nalalagi sa utak nila para sa tama.
Samantala, narito naman ang naging komento ng isang netizens na nagpagulat sa lahat. Ika nga ng ilan ay tama lang ang natamo ng babae dahil simula pa lang ay alam na niya ang sitwasyon. FYI po, dati nang alam ng babae na may asawa ang pulis dahil pareho lamang po sila ng barangay at naospital pa ang asawa ng pulis matapos makadanas ng depresyon. Alam ng kabit na may asawa na yan, proud pa nga yan dati. Ikaw, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Mag-iwan ng komento sa baba. So yun nga mga kabayan, sino sa kanilang dalawa ay merong ay mali mga kabayan? Pa-comment naman dyan sa baba. Diba silang dalawa yung may mali mga kabayan? Kasi nga sa umpisa pa lang po, alam na ho ng babae na meron pong asawa yung pulis mga kabayan. And I think yung babae rin, nabasa ko dun sa mga comment, I think meron din, yung babae mga kabayan. So sana sa mga kababayan natin diyan, huwag kayo pumasok po sa medyo mga mainit na mga gawain. Iwasan niyo nang ganyan para iwas gulo kayo. 'Di ba? Bangit ang ganyan eh. Hey, umiwas ang ganyan mga kababayan, malapit 'yan sa mga problema eh. Malapit 'yan sa mga kaguluhan ng mga ganyan na mga medyo may problema ng mga relasyon. Di maghanap lang kayo yung mga walang mga kabayan, yung walang jowa, yung walang sabit ho na mga tao. Doon na lang po kayo. Marami naman dyan. Lingilingi lang kayo dyan. So anyways, bago ito mag-jump po sa ating next topic mga kababayan, siyempre, shout out rin natin si Modisto Oligo. Shout out daw kay DB Oligo at saka kay Iron Sam Oligo. Hi to Sir James Valdez. Nandyan rin si Lila JSB. Hi to Lila JSB from Los Angeles, California. Hi to Andre Jung. Nandyan rin si Rana Borara, Kim Katz, Cesar Belches, si Marcon J. Canonoy. Hi to Manfeli Germany. Shout out rin natin kay si Isabelita Lamarca. Hi to OPM Labsong Sanchez, Efren Reyes, and hi to Evangeline Rirolye. Now dito tayo mga kababayan, tungkol po kung meron ho kayong drone pilot mga kababayan, well, kailangan nyo na pong kumuha po ng lisensya ayon po sa taga-ka-app. So for more details, let's watch this. Maring itinanggi ng Civil Aviation Authority of the Philippines na naging pahirapan ang pagkuha ngayon ng lisensya para sa paggamit ng drone. Si Cherry Light magbabalita. Muling nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na maging responsable at alamin ang tamang paggamit ng drone. Gaya ng paggamit ng laser beam na nakatutok sa eroplano, ay mariin ding ipinagbabawal ang maling paggamit ng mga unmanned aerial vehicles o mas kilala sa tawag na drones, lalo na kung hindi lisensyado ang operator nito. Sa ngayon kasi nababahala ang CAAP dahil marami ang gumagamit ng drone na hindi nakarehistro at hindi rin lisensyado ang gumagamit nito. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News kay CAAP Deputy Director General for Operation Captain Edgardo Diaz. Aminado ito na isa sa kanilang mga tinututukan ngayon ay ang maraming gumagamit ng drone na hindi rehistrado at hindi lisensyado. Ang una po natin gusto iparating sa ating mga kababayan ay ang drone po ay hindi isang simpleng laruan lamang. Ang drone po para sa amin dito sa regulatory body ay kinoconsider po nating aircraft. Mahalaga po ang operation niyan. There are so many limitations and there are so many requirements under our rules that they have to comply. Ayon pa sa opisyal, ang gumagamit nito ay dapat bihasa at ang mga aplikante ay kinakailangang sumailalim sa mga pagsasanay. Ang mga kasalukuyang tuntunin ay nagsasad na kung magpapalipad ng drone na tumitimbang ng higit sa 7 kilo, kinakailangan ng CAAP certificate. Pinapayagan lamang ang mga drone sa oras na may liwanag ng araw, sa magandang panahon at ipinagbabawal sa mga lugar na matatao gaya ng mga paaralan o pamilihan. Higit rin itong ipinagbabawal na magpalipad malapit sa paliparan na makakaapekto sa flight path ng eroplano. Nandiyan po yung examination, nandiyan po yung training, nandiyan po yung check ng mga piloto niyan.
Chine-check po yan na ating mga inspectors, na ating mga checkers, bago po sila makapag-operate legally. Una na rin inihayag ng CAAP na isinusulong na ang ilang amendments para sa ipinatutupad na regulation na may kaugnayan sa paggamit ng drone o remotely piloted aircraft system o ARPAS sa Pilipinas. Nasa proseso na sila ng pag-aamyenda ng kanilang Philippine Civil Aviation Regulations o PCAR. Paliwanag ng CAAP, layunin itong mapahusay pa ang kasalukuyang regulasyon na mayroon ngayon ang naturang ahensya upang tugunan at tiyaking mas ligtas ang mga panibagong development sa international aviation community. Nakikipagtulungan na rin ang CAAP sa iba't ibang ahensya ng malaan tulad ng Civil Aeronautics Board para i-update ang mga regulasyon at patakaran ng ARPAS batay sa mga talakayan sa Air Transport Regulation Panel ng International Civil Aviation Organization o ICAO. Samantala, itinanggi naman ng CAAP na hindi nila pinahihirapan ang mga aplikante sa pagre-rehistro at pagkuha ng lisensya sa mga gagamit nito. Hindi rin nila pinapayagan ng kanilang mga empleyado na bayaran ng mga ito para makakuha ng agarang permit. Hindi po totoo yan. No? Marami pong nagpapakalat ng mga information na ganyan. Pero sa katunayan po, dito po lahat ay may process. Lahat po naman, magi po yung mga pangkaraniwang piloto sa mga carriers, general aviation. They go through a licensing process. No po, yung mga, and sa mga operators, certification process. Yan, dapat lang yung mga kababayan, nakukuha o sila ng lisensya, yung mga drone owners dyan. Kasi nga, kahit sino na lang po makakabili ng drones, alam nyo, originally, mga kababayan, yung drones po, ginagamit ho yan ng mga military at saka ng mga intelligence team na mga grupo, doon po yan original. Pero lang, siyempre, meron ding mga kumpanya na marunong na rin gumawa ng mga drones, yun, sa mga commercials nila, yun, kahit sino lang po yung mga kabili. Ang problema dito ay marami ho tayo mga kababayan, aminin man natin o hindi, mayroon talaga mga kababayan, napakahambog kahit na yung unang pagkabili pala ng mga drones at saka medyo yung ano, magpaano ng kababayan, yung magpahambugan sila. Ay, ano bang Tagalog na hambog sa, ano, sa Tagalog? Alam nyo yung paliparan sila ng mata, yung mataas talaga mga kababayan, hindi na alam na delikado po yung drones once napakataas na ho. Kasi nga siyempre, mayroon tayong mga private planes or yung mga planes mga kababayan, airplane natin, delikado talaga. Kaya kasi yung drones na yan, delikado pag mapasok po dun sa ano sa airplane, nako delikado na, aksidente talaga. Kaya dapat lang lahat po ng may-ari ng drones dapat i-seminar ho yan. Alam ho nila yung ano yung bawal at saka yung ano, siyempre yung mga do's and don'ts, i-seminar lahat para at saka bago kukuha po ng lisensya para iwas disgrasya mga kababayan. Ngayon, very common ginagamit na ho yan sa mga ano sa mga nagkumakuha po ng mga may event po ng kasal mga kababayan, mga ini-event dyan na mga parades or yung meron sila mga yung mga operations na mga ano yung mga pang mga private operations mga kababayan, dyan po yung ginagamit kayo ng mga ano ng mga lalong lalo na sa mga vlogger, ginagagumagamit na rin ngayon ng mga drones mga kababayan. Kaya dapat lang kukuha na dito ng lisensya. So dito naman tayo mga kababayan sa ano, tungkol dito sa cyber attacks, kasi baka hindi po alam ng karamihan kung merong mang ano, merong mang kaguluhan or yung ano, merong mang war diyan sa ano sa mga tao mga kababayan, diyan sa between sa mga kasundaluhan natin. Well, meron ding war diyan po sa system natin at tinatawag ho yan ay cyber attacks. Ang problema sa Pilipinas mga kababayan ay kulang ho tayo ng cyber professionals, yung mga cyber prof. Kaya kasi nga siyempre ang rason dito ay naglipat paran po sa iba't ibang lugar mga kababayan dahil ang sweldo dyan sa Pilipinas ay medyo mababa naman talaga. Yan po ang rason. Actually, marami pong mga Pinoy na magaling talaga sa mga hacking mga kababayan. Tungkol po dito sa mga system, maraming magaling ho ng mga Pinoy, kaya lang nandun po sa ibang lugar. Kaya dito, nanawagan na po dito yung cyber professionals or DICT sa Pilipinas. Kung sino po yung gusto mag-apply dyan sa DICT bilang isang cyber professionals, will open po yung DICT kasi kulang na kulang sila mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kulang na kulang ang mga cybersecurity professionals sa Pilipinas para depensahan ang bansa mula sa mga cyber attack. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ayon sa ahensya,
hindi bababa sa 200,000 individual ang kinakailangan ng bansa para punan ang nasabing kakulangan sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 taon. Si Jason Rubrico magbabalita live. Jason? Patuloy na tinutugunan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kakulangan ng cybersecurity professional dito sa Pilipinas upang maproteksyonan ang bansa mula sa mga dumadaming cyber attack. Napaka-vulnerable ng Pilipinas sa mga cyber attack ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Mula 2020 hanggang 2022, higit 54,000 na cyber attacks ang na-monitor ng DICT kung saan higit 3,000 rito ay tuluyang nakapenetrate sa systems at networks ng iba't ibang organisasyon sa bansa. We recorded more than 3,000 incidents. These are high-level incidents of attacks, to 60% of which are to government and to emergency response teams. Pinakakaraniwang cyber attack ayon sa DICT ay ang pagkakalat ng tinatawag na malware na maaring magnakaw o magmanipula ng mga sensitibong impormasyon mula sa isang computer o cellphone. Batay sa datos ng Kaspersky Security Network, pumapangalawa ang Pilipinas sa mga bansang inaatake ng mga web threat mula Enero hanggang Disyembre noong 2022. Aminado ang DICT, kulang na kulang talaga ang mga cybersecurity professional sa Pilipinas para tumugon sa mga hamong ito. Isa sa mga nakikitang dahilan ay ang mababang sahod at kakulangan ng insentibo. In some of our research, they are saying na at least 200,000 should professionals need to be produced within the next 1 to 2 years. I think in government, we are only less than 5. Kasi napakakonti ng cybersecurity professional na nagpa-practice dito. In fact, cybersecurity professionals na Pilipino sa Singapore pa nagtatrabaho. Kasi kulang sa ibang bansa, syempre mas malaki yung sweldo doon. Doon sila nauuna. Si Pangulong Bongbong Marcos, inatasan na ang DICT na maghanap ng makatutulong sa pagdepensa sa bansa mula sa mga cyber attack. Bilang isa sa mga tugon sa utos ng Pangulo, isinagawa ng DICT sa pamamagitan ng CertPH ang Hack for Gov Capture the Flag Competition sa 2nd pagkakataon na layong sukatin ang cybersecurity skills ng mga kalahok na estudyante. And with this, nakikita natin na tumatawag tayo sa lahat. Kasi marami dyan hindi lang natin alam kung sino. So we're giving them a platform para magpakita sila sa atin. And hopefully, eventually, makatulong din sa atin. Isa ang team ni Piolo mula sa De La Salle University sa 20 teams na lumahok sa nasabing kompetisyon. Binigyang din ni Piolo ang kahalagahan na maituro ang cybersecurity skills sa mga kabataan. Mas maganda talaga na from a young age, talaga na-expose na po yung mga students and basta na yung public. Kasi nga naman, basta na po tayo in our country, marami nang nagiging part of the internet, tinatawag natin mga netizens. Pero ayon sa DICT, limitado lamang ang mga kolehiyo at universidad na nag-alok ng cybersecurity courses. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Commission on Higher Education. We're working with the Commission on Higher Education to offer courses in cybersecurity. You'd be surprised na until now, we don't have even a master's degree that is concentrated in cybersecurity. Pinag-aaralan din ng ahensya na magbigay ng mga scholarship sa cybersecurity courses. Samantala, humiling na ang Smart at Globe para palawigin ang SIM registration. Sa ngayon, nasa higit 66.22 million pa lamang ang nakapag-register ng kanilang mga SIM o katumbas ng 39.41%. Ito naman ang naging tugon ng DICT sa hirit na extension. Wala pang policy kung mag-extend. Pinag-uusapan sa ngayon and we are mindful of the April 26 deadline vis-a-vis the very low adoption or registration statistics. Ina muling binigyang diin ng DICT ang kahalagahan ng SIM registration upang matugunan ang mga cybercrime tulad na lamang ng scam at phishing. Ayon sa DICT, mahalaga ang SIM registration upang mas mabilis na matukoy yung mga scammer at phisher. Kaya patuloy ang paghihikayat nila
sa lahat ng mga individual na hindi pa nagpapa-register ng kanilang masim na magpa-register na. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Ina. Jason, ano ba ang mga susunod na hakbang ng DICT no kasunod nga itong na kanilang na-monitor habang hinihintay pa na maabot yung 200,000 o 200,000 cybersecurity personnel na kinakailangan? Magandang tanong yan, Ina. According sa DICT, hindi sila humihinto sa paggagawa ng mga hakbang upang matugunan nga itong cyber attacks na kanilang minomonitor. Patuloy ang pagdevelop nila ng mga softwares para labanan itong cyber attacks mula sa iba't ibang mga systems o sa iba't ibang web. Ngayon, Ina, patuloy din ang paggagawa o pagsasagwa nila ng mga activities tulad na lamang itong Hack for Gov para tuloy-tuloy yung paghikayat nila sa mga kabataan na i-consider yung cybersecurity bilang isa sa kanilang mga pipiliing career. So bago tayo pumunta doon sa kaso po ni Tebes, mga kabayan, yes, pag-usapan natin si Tebes kasi nga itong mga vlogger po ni Tebes, mga kabayan, yung mga banatero at saka yung iba pang mga vlogger dyan, abay lagi lang sinasabi kasi at lagi lang sinisaraan po yung ginawang investigasyon ni Sekre Molya at saka ni Abalos, mga kabayan. Lagi ho nilang sinisaraan doon sa kanilang mga channel yung mga government na natin na mga sekretaris dahil nga pumapanig sila doon kay Tebes, mga kabayan. Well, meron ho tayo yung ibubulgar dito. But before that, syempre settle more natin si Ma'am Charina at Clarice Sanchez na nandyan po sa Lancaster General Trias, Cavite. That's greetings coming from Ian Sanchez. Nandyan rin si Barbara Avila. She's watching from Japan. Hi to Leah Montifalco from Alberta, Canada. Nandyan rin si Angelina Arcelia na nandyan sa Canada. And hi to Darwin Biahiro TV, si Scout Ranger, hello po. Nandyan rin si Rafi Rabor of Tansa, Cavite. Shoutout rin kay Sir Romeo Alensonorin from New Jersey, USA. Hi to Renato Santos and hi to Eunice Baby Pineda from Macau. And of course, shoutout rin kay Nora Martin from Toronto, Canada. So mga kababayan, dito ho tayo sa issue po ni Tebes kasi meron po isang mayor na ibinulgar niya kung sino po yung mga pinagpapatay. Merong inilabas na listahan ang mayor ng Negros kung sino po yung pinapatay po ni Arnie Tebes, mga kababayan. So for more details, let's watch this. Grabe! Nabunyag ang listahan ng mga taong napaslang na may kinalaman daw di umano si Congressman Arnie Tebes. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbubunyag ng isang mayor nang di umano'y listahan ng mga taong pinapaslang na may kinalaman daw di umano si Congressman Tebes. Narito ang buong pahayag ng mayor ng Negros Oriental. Marvin Miranda, last na nahuli, last na piece para makumpleto na yung kaso. Kaya 99% sold na to kasi wala na, ito na, tapos na ang boxing. At may hustisya na rin. Si Gov, hindi lang si Gov at lahat ng pinatay. Hindi lang yung pinatay at dati, dami yung pinatay dito sa Negros. Kaya sabi ko sa mga vlogger, pumunta kayo sa Negros. You talk kasi hindi kayo taga dito. Pero kung taga dito kayo, kung alam nyo lang kung anong takot ng mga tao sa mga parang Panginoon dito, pwede ko makita yung lahat ng pinatay nila. Hindi pa kasali yung iba, ha? Bob, saan yun? Yes. Yung copy. Mga pinatay lahat. Apo. Lahat ng pinatay. I will mention. Ha? Para hindi gawa-gawa. Ito. Isa na si Gov, di ba? Board member Miguel Dongo. Tumatakbo sa ng board member, takot silang tatakbong congressman, kaya napatay. Ito yung nauna na kaso. Vice Mayor Bongbong de Vinigracia o Pamplona. Bakit pinatay? Ha? Bakit pinatay? Kasi mahal ng tao. Umiikot, tumutulong sa mga programa ni Gov. Pinatay yung Vice Mayor ng Pamplona. Bio 1 Councilor Inday Tizon. Number 1 Councilor, former Chief of Police. Bakit pinatay?
tatakbong mayor makalaban ni Henry Teves. Di ba? Santa Catalina, Municipal Councilor, Tonton Melodia. Threat naman sa kanila kasi sobrang bait ng tao. Alam niyo mga ginawa ng mga taong to? Bridge lang ni Gov para makakuha ng scholar, makaano sa hospital, kasi sila yung tao ni Gov sa bayan. Kasi busy si Gov, kaya lahat naman ang kapalibot ni Gov. Patay. Ito. San Pedro, Barangay Captain Ragay, pinsan ni Gov, kamag-anak ni Gov, patay. Former Miss Dumaguete Nere, pinatay. Alam ng taga Dumaguete, sinong pumatay. Matagal na to. Attorney Eduardo Ramon Eliteria, marami to ha. Attorney Archer Martinez, ito yung sa lupa, mga case na mga Teves pa rin yung abogado sa mga kalaban ng mga Teves. Ha? Attorney Eliezer Casipong, patay gihapon. Biok Janko, alam niyo ba ang trabaho ni Biok? Pag Sunday, ano to ng pare? Simbahan. Sa simbahan. Tumutulong sa simbahan. Pag Monday to Friday, job order ni Gov, tumutulong sa lahat ng mga barangay, anong kailangan project, bibigay ang project. Masakit to sa politika siguro sa kanila, pinatay, walang kalaban-laban. Napakaliit na tao, napaka mabuting tao. Nagsiserve sa simbahan and he served for the community para sa gobyerno, ang pera ng gobyerno, papasok sa mga taong nangangailangan. Tuto Escobar, number 12. 13, Edmond Sistoso. Nung nag-away si Sandra at saka si Arne sa station, nagsasalita to regarding illegal suertres or illegal gambling. Waiting yan sa Tagalog. Patay pa rin si Edmond Sistoso. Security Guard Juarez, patay. Security Guard Garbahosa, patay. Arnaldo Huyuhoy, patay. Joey Estinoso, Mr. Good Morning ng Bayawan City. Parang nagbablog din to, mga nag-share lang ng mga post ni Gobernador Digamo at saka mga medical mission ni Gov. Patay. Ha? Nakita niyo yung connection? Lahat ng malalapit kay Gov, ha? At saka kalaban nila. Sino to? Boy Abrasaldo. Number 19, Heidi Rio. Geraldo Lopez. Dada Hibinya. I-mention ko to kasi ito naman lahat, darating to pag inimbitahan kami sa Senate, kompleto to. Anong rason, ha? Bobong Pibida. Barangay Captain of Fatima Kinkito. Nanding Sala, si Pasito Libron, patay. Ricky Escoria, masakit ito kay Ricky. Pati asawa, pinatay din si wife of Ricky Escoria. Romel D. of Dumaguete, kasi sa numbers game to. Bukad, former auxiliary of police of Bayawan. Rio Chason, 32, Lester Bato. 39, 7 others killed with Governor Digamo, yung 7 namatay. Ito, police officer, patay din. Ferdinand Escalante, Elisa Badayos, 2 companions of Heidi Rio, Eleuterio Moises, barangay captain of one of the barangays of Dawin, Negros Oriental, barangay councilor of barangay of Dawin, Hector Palma, anak ni Ate Gina Palma, kasi Gina Untay Patchon, si Gina, yung nanay sana patay, hindi namatay, ang anak yung pinatay. Tapos, ang sakit, ang mga pulis, kinasuhan pa ng illegal position yung husband. Namatayan pa kayo, tapos, after, kinasuhan pa. At Chung Ong,
Kasi yung pinsan niya, yung binaril, yung mga atyan, nagsabi na mag-ingat ka, pumunta sa kanila, kinabukasan, patay. Shaton, Alfie Gaspar, si Alfie, kababata na mo, nga dito sa kagobernor, katong nung una pinapatay si gobernor, pumunta to doon, sumama si Alfie sa paghuli, kinabukasan, patay si Alfie. Meron pa dyan, mga taga Shaton, fisherman, pumunta ng bayawan, ng isda, may nasakir, lima ang patay, taga sa Lag Shaton, Negros Oriental, ang bata lang ang nabuhay. Kasi sabi ng bata, palipat-lipat siya na sa ilalim siya ng tubig, ng dagat. So may nasakir ito. Di pa kasali dito yung mga maliit na tao na inaagawan ng mga lupa. Di pa kasali ito na yung may lupa na bibilhin nila sa halagang sila lang ang magsabi kung magkano. Sabihin nila, okay na ba yan? O gusto mo bang mabuhay? O gusto mo mamatay? Ganun kahirap dito sa Negros Oriental nung mga panahong hindi pa kami naririnig ng national government. No, ano ito? Point, ano? Samahan namin lahat? Or kalaban yung lahat? May connect lahat. So, ito mga vlogger or ito mga pamilyang to nagmamalinis. I don't know kung makatulog po ba kayo every night. Meron pang pinutulan ng kamay dito. Takot lang. Ayaw lumantad. Ha? Pinutulan ng kamay. Dalawang kamay. Meron pang mga binugbog. Oh, sige. Ako, I promise not to tell. Pero maliit na lang. Meron akong sasabihin tak maano lang ako sa tao eh. Baka mamatay. Kasi ayaw niya magpa-protection siya eh. Wala pa siya, not in the custody of the government pa. But maraming babaeng binugbog, tinutukan ng baril ng mag-amang ito. Marami. Abuse sa mga babae. Ito ay kinumpirma rin ng veteranong broadcast columnist na si Ramon Tulfo. Isa umano sa mga napaslang na may kinalaman daw si Kong Tevis ay si Anne Rosefe Bernadeth Neri, ang 2007 Miss Dumaguete. Ayon sa post ni Ramon Tulfo sa kanyang Facebook page, isa sa mga pinapatay ni Negros Oriental Arnie Tevez ay si Anne Rosefe Bernadeth Neri, Miss Dumaguete 2007. Miss Neri was shot at close range by a lone gunman at Quezon Park, Dumaguete City on Feb 13, 2010 at 11:15 p.m. She died on the spot. Maraming nakakaalam na si Miss Neri ay girlfriend ni Tevez. Ilang linggo bago siya nabaril, sinunog ang kotse ni Miss Neri. Nagbigay ng impormasyon ang nanay ni Miss Neri na si Rulinda sa mga pulis na makatulong sana sa paglutas ng kaso. Pero walang nangyari. Alam na natin kung bakit di nalutas ang kasong pagpatay kay Miss Neri aka Miss Dumaguete 2007. Samantala, naniniwala si Justice Secretary Boying Rimulya na maaring nasa Cambodia pa rin si 3rd District Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na bumalik na ng Pilipinas si Arnie Tevez para harapin ang maparatang laban sa kanya. Matatanda ang diretsahang tinawag ng kalihim si Arnie Tevez bilang mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pinag-iisipan na rin ng Department of Justice or DOJ na maghain ng deportation case laban kay Representative Arnie Tevez. Kinumpirma naman ni Boying Rimulya na nakipagpulong siya kay dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez nitong Semana Santa at iginiit anya nito na wala siyang kinalaman sa krimen. I think he's still in Cambodia. Confirmed, sir? I think he's still there. I actually spoke with former Governor Tevez already, Henry Tevez. And he's published
He just repeated his public statements. The statements he has made to public about his waiver. He disclosed to me all of these things in front of many of our DOJ staff. Sir, how about si Kong Teresmo? No. Sir, last time nabanggit niyo parang may alam si former governor Henry Perez. Did he disclose kung ano itong alam niya? What happened? Actually, he's in the process of trying to clear his name, that he was not involved. That he was not involved in this incident. He had no idea this was going to happen, and that he just wants to live in peace. He does not. He did not in any way participate in any of these things that happened. So yun po ating mga nakalap na mga balita ngayong araw, mga kaubayan. Siyempre, kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na po tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. So before po natin tapusin ang ating programa ngayong araw, mga kaubayan, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear Lord, thank you for the overflowing blessings you have showered this morning. Thank you for taking good care of me and my family. May you bless this day with healing, blessings, and miracles. Guide us wherever we go and whatever we do. And may your Holy Spirit lead us into the path of righteousness and grace. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang mga